Bigungang manalo ang kupunan ni Kai Soto na Adelaide 36ers sa OKC Thunders. At hindi nga gaya ng dati na na-upset nga nila ang Phoenix Suns at sila nga ang nanalo doon. Sa pagkakataon ito ay mukhang na-scout sila ng OKC Thunder at talaga namang pinaghandaan. At eto nga ang kababayan nating si Kai Soto ay hindi nga masyadong nabigyan ng quality minutes. At sa buong laro nga ay binigyan lamang siya ng 9 minutes. At eto nga si Kai Soto ay medyo nahirapan nga at ibang-iba nga ang kanyang galawan kumpara nga sa naging galawan niya sa Phoenix Suns. Dito nga ay makikita natin na mas malaki nga si Kai Soto sa kanyang pinupostehan, ngunit hirap na hirap nga dito si Kai Soto na pumoste. At dito nga daw ay nakatayo nga lang si Kai Soto at wala man lang challenge sa floater ng kalaban. At eto pa nga yung isa, hinayaan lang daw ni Kai Soto na makapasok ng libre ang layup na yan. At wala man lang daw pressure o challenge mula kay Kai Soto. Isa pa ngang problema, yung mga kasama daw ni Kai Soto na buhaya. Dito nga ay libre na si Kai Soto, ngunit hindi nga pinasa sa kanya. At sa buong laro nga ay wala ngang score si Kai Soto. At tanging 4 rebounds lamang ang kanyang naiambag in 9 minutes. At marami ngang nagsasabi na malamya daw ang laro ni Kai Soto. At napakalambot pa daw nito, lalo na sa depensa at opensa. Hindi daw kagaya ni Xiao Su na isang ang ex-NBA player at naglalaro din ngayon sa NBL Australia. At tignan nyo nga yung mga depensa at opensa ni Xiao Su sa kanyang mga kalaban. Kung inyong ang mapapansin ay laging nakataas kaagad ang kamay ni Xiao Su, lalo na kapag may pumapasok sa kanya sa ilalim. At tignan nyo naman, hirap na hirap dahil advantage nga yung laging nakataas ang kamay, lalo na't ikaw ay 7-footer. Ayan nga daw ang kulang kay Kai Soto dahil hindi niya nga tinataas ang kanyang kamay at nag-aabang lang siya sa ere upang makapag-block. Ngunit ang maganda nga kay Kai Soto ay napakababa nga ng loob nito at nananatiling humble at umaasa na balang araw ay makakapasok din sa NBA. Samantalang usap-usapan na nga ito sa NBA, ang 18 years old na French player na si Victor Wembanyama. Ito ang si Victor Wembanyama ay laki sa France. At mantakin nyo, ito ay 18 years old pa lamang. Ngunit ang kanyang height ay 7'4". Kaya naman ito pinagkakaguluhan ng mga NBA team. Dahil bihira ka nga lang makakakita ng 7'4 na napaka-athletic at may tira sa labas. At ito nga daw talaga ang magpapasabog sa NBA kapag ito ang na-drop. At siguradong lahat ng NBA team ay gagawin ng lahat, mapunta lamang sa kanilang team itong si Victor Wembanyama. Kahit nga ang mga NBA All-Star ay talaga namang bilib dito, kabilang na nga si LeBron James, si Chris Paul, si Shaq O'Neal at marami pang iba na talaga namang hangang-hanga sa laki at galing nito. At tignan nyo naman, kaya niyang umiscore ng 36 points, 11 rebound, 4 assists at 4 block. At ang sabi nga ni LeBron James ay hindi na raw ito unicorn, kundi isa na raw itong alien dahil sobrang galing daw nito. At kung kasing galing lang daw sana ni Kai itong si Victor Wembanyama, ay malamang sa malamang ay nadrop na ito sa NBA. Sa ibang balita naman, ito nga ang Bay Area Dragons ay nagdagdag na naman ng players na galing sa CBA. At alam naman natin ang balibalita na ang Bay Area Dragons nga ay pumirma ng 10 years contract sa PBA. Ang ibig sabihin ay magiging franchise na nila ang PBA at kasama na nga sa regular team ang Bay Area Dragons. At sa darating nga daw na linggo ay palit import ang Bay Area Dragons at magpapahinga muna si Miles Powell. At ang papalit na import sa Bay Area Dragons ay itong si Andrew Nicholson. At mukhang ang kabado ang Bay Area Dragons kapag nakaharap nila ang Barangay Ginebra dahil alam naman nila na isa rin ito sa mga champion sa PBA. Samantalang ito namang si Coach Chot Reyes, matapos nga ang ginawa niyang pag-atake sa mga referee dahil sa hindi nga niya tanggap ang itinawag na foul kay Calvin Optana nang tumitira ng floater itong si Paul Lee, ay tinawagan nga ng referee ng foul at hindi nga ito matanggap ni Coach Chot Reyes. Dahil nga sa ginawa ni Coach Chot Reyes ay pinagmulta nga siya ng PBA ng 50,000 pesos
para sa kanyang ginawa na hindi nga daw tama dahil isa siyang coach. At ito nga yung itinawag kay Calvin Optana na nasundot niya raw itong si Paul Lee. Samantalang ito namang import ng Magnolia na si Nick Rakosibic na alam naman nating talaga namang napakaganda ng ipinapakita sa Magnolia. At alam din natin na ito nga ay na-injury. Nung nakalaban nga nila yung talk and text bandang fourth quarter nga ay hindi nga sinasadyang mataganan siya ni Jackson Corpus. Malapit nga ito sa kanyang tuhod na talaga namang naparay nga itong si Nick Rakosibic dahil medyo mabigat nga itong si Jackson Corpus na nagbigay ng pressure sa kanyang paa. Ngunit ang good news nga ay mukhang makakapaglaro pa naman itong si Nick Rakosibic sa darating nga nila na laban sa Wednesday. At mukhang hindi naman malala ang nangyari nga sa kanyang paa. At good news nga ito sa lahat ng fans ng Magnolia dahil alam naman natin na ito nga daw si Nick Rakosibic ang parang Justin Brawley nga daw ng Magnolia. Kaya naman malaking good news ito na makakapaglaro siya sa Wednesday.